Good morning mga kahuntan, kumusta po kayo? Welcome back to our channel. Bali ngayon, papunta tayo doon sa unang assignment natin. Now, galing sa first agency na pinag-applyan natin. Sana hindi na ito magaya doon sa kauna-una na ating assignment na nag-cancel yung pasyente. Mga sana ito talagang makapagtrabaho na tayo na maayos. Hindi na tayo nakapag-vlog pag-alis ng apartment dahil bulan mahirapan tayo dahil may dala pa tayong payong. Ayan, update ko ulit kayo. Labas muna tayo dito sa train station. Okay guys, nandito na tayo sa bus station. No, kukunin natin yung P6 bus papunta sa Bensonhurst. Bensonhurst P6 bus dahil nandun yung bahay ng ating pasyente. At pagdating natin doon, hahanapin pa natin. B82 pala, hindi pala B8, B82. Kaya muting na naman tayo maligaw. Bali, maghahantay pa tayo ng 8 minutes. Ayan, yung B82 Select Bus. No, yun ang kukunin natin. Ayan, sana hindi na magaya to sa kauna-unahan nating assignment na nag-cancel yung pasyente. Dahil bali itong assignment natin ngayon, 9 hours from 9:30 ng umaga hanggang 6:30 ng gabi. Medyo malayo ito. Sayang nga, dahil yung isang assignment, no, nung ibinigay sa atin itong assignment na to, kinuha ka agad natin dahil kailangan natin magtrabaho. Ngayon, may sumunod na assignment, mas malapit sana, no? Isang sakay lang galing doon sa apartment natin. Tapos 12 hours pa siya. Mas malapit din. Kaso nakuha na natin itong assignment na to, no? Nakapag-commit na tayo. Kaya hindi tayo po pwedeng umatras. Dahil syempre committed tayo sa trabaho natin. Tsaka nakakahiya naman kauna-una ang assignment na binigay sa atin sabihin at kinanggihan natin. Kaya kinuha na rin natin dahil kailangan na rin natin magtrabaho. Update ko ulit kayo. Yan, dito rin pass natin. Sakay na tayo. Alright guys, so nakababa na tayo ng bus. Hahanapin na natin yung address. So, meron pa tayong oras para hanapin yung address. Kaya tara, simulan natin hanapin dahil baka mahirapan tayo. Okay mga kawantaan, medyo malapit-lapit na tayo doon sa bahay ng pasyente. Actually, building complex din. Hanapin natin yung unit niya. At syempre, titingnan natin kung makakachempo tayo mag-vlog habang nasa trabaho. So, hindi natin 100% sure. Pero definitely, syempre, ma-update ko naman kayo. No, every now and then. Kaya ayan, hanapin na natin yung address dahil baka mahuli tayo. Mainam na yung mas maaga tayo, mga kaunta.
Nakakuha pa tayo ng gift card. Tingnan natin kung meron. $50 din to. Tingnan natin, baka may laman pa siya. Ayan guys, nakatira natin yung address ng pasyente, no? At maaga pa. Kaya magkakape muna tayo habang tayo naghahantay ng oras. Siguro papasok tayo doon mga 10 minutes, no? Before mag-start yung shift natin. Para makapag-clock in din tayo, no? Doon sa ating app na nakakonekta sa agency. Kaya dito na tayo maghantay sa ano, sa harap ng building complex. Alright, so guys, nandito na tayo sa loob ng building. Dito tayo sa ilong. Dahil umaambon sa labas. Alam na natin yung address ng pasyente. Bali, hantay lang natin yung oras natin. Medyo mahirap din yung ganitong broken schedule. Kasi kailangan mong bumiyahe at the same time. Patay yung oras ko sa biyahe. No? Hindi napabayaran yun. Tapos palipat-lipat ka ng pasyente. Bali, ito yung una nating assignment. Tapos bukas meron tayong assignment ulit hanggang Linggo. No, malayo rin yung pupuntahan natin. Tapos Lunes may mimi tayo na pamilya. No, private naman 'to. Private yung sa Lunes. Ay mimit natin yung anak ng pasyente. Kasi gusto nila tayong mag-relieve from Wednesday hanggang Friday morning, no? Wednesday morning, no? Friday morning. Doon ito sa Port Washington, yung lugar kung saan tayo dati katrabaho. Kaya pamilya tayo doon sa lugar. Bali, inirefer naman to nung pamilya, nung dati natin pasyente. Pero sa ngayon, relieved lang muna daw ang kailangan nila. Pero ano to, stay in. Kaya kinuha na rin natin, kaya kahit na medyo mababa yung rate, ay hindi kasing taas nung sa dati natin pinapasukan. Pero okay na rin, kailangan natin yan eh. Trabaho pa rin yan. No? Kaya maghahantay lang tayo ng mga ilang minuto pa bago tayo makapasok doon sa loob. At syempre, kadalakad natin, lagi ko rin kayong kasama. Tara, magkape muna tayo. One eternity later. Okay guys, sa elevator na tayo. Oh, pupunta na tayo sa unit ng pasyente natin. Hanapin natin yung kanyang address 5E 5C 5D. H 5 G 5 F 5 E. Dito na tayo. Okay guys, so update, napakain na natin yung pasyente ng kanyang breakfast, no? Nalinisan na rin natin siya. Nabigyan na natin yung kanyang medications. Nakapaglinis na rin tayo ng content sa kanyang kwarto. So, ayan. Time check. Alas 12 pasado na. So, mag-lunch break muna tayo. Dahil hindi naman tayo kasama syempre doon sa pagkain ng pasyente or whatever. Kailangan natin kumain sa labas. That's another thing, no? Sa pambagay yan, kaya mas gusto ko stay in. Kasi sa ganito, talaga sariling gastos mo. Hindi ka tulad sa stay in. Sagot nila yan. No? Kaya yan, manahali muna tayo. Doon tayo bibili ng makakain sa
binili na natin ng kape kanina dahil mura dun. Eh, kilala nyo naman si KMTV. Kape lang, sabat na. So, magkakape tayo, tsaka bili tayong tinapay. Okay, tara. Yan, alabas na tayo ng building. So, pupunta tayo dun sa tintahan. Doon tayo bibili. Actually, may baon akong ano, may baon akong maliit at tinapay yung muffin. Eh, problema, wala namang silang kape. O, tsaka hindi naman tayo po pwede makikape sa kanila. Bali, yung pasyente natin ngayon, Jamaican. Tapos kasama niya yung asawa niya sa bahay. Medyo mahirap din na hindi natin mapabilis yung trabaho or mapadali yung trabaho. Kasi kahit na sabihin na natin na saray na tayo doon sa mga dati nating ginagawa, no, yung mga procedures na dati nating ginagawa, since nakasama niya yung asawa niya sa bahay, nagbibigay yung asawa, no, ng instructions. Sabi niya, dapat ito unahin mo, ito gawin mo, ito ganyan. Eh, sabi ko sa kanya, kasi ako meron tayong protocol or procedure na sinusunod. Sabi sa akin, ganun din naman daw yung gagawin ko. Yun nga lang, iba yung order ng ginagawa niya. Diba? Sa atin kasi, from cleanest to the dirtiest, pagka nilinisan natin eh. No? Pero ginagawa natin. So usually inuuna natin linisan sa pasyente mukha, no? Tapos sinashampuhan natin yung ulo pagkakailan. Sa kanya iba. Pinaunang linisan yung puwet. So from dirtiest to cleanest, papaligtad kami. Eh, lahat tayo magagawa. Talagang ganun. Ayan, magkape muna tayo mga kahuntahan. Okay mga kahuntahan, nakabili tayo ng kape natin. At ito, muffin, tinapay. Pwede na yan. Na ating lunch. Tara, samahan nyo akong kumain muna. Tapos pagkakain natin, balik tayo sa trabaho. Dahil meron lang tayong 30 minutes break. Hindi din bayad dyan. Sayang. Nakain muna tayo. Bayan, dito lang tayo sa sidewalk. Wala tayong maupuan eh. Ayan, pinagdadasal ko. Sana makakuha na tayo ng permanenteng case. O, nalipin. Siyempre, dapat. Or as much as possible. Gusto natin yung maganda rin. Para sulit ang trabaho. Kakain po tayo. Okay guys, tapos na tayo mag-lunch. No? Kinuha natin yung lunch natin ng 15 minutes. No, para makapag-clock in ulit tayo. Start na ulit tayo magtrabaho. Bali, pabalik na tayo dun sa ano, sa pasyente natin. No, sa labas tayo nag-lunch. Update ulit kayo. Kung ano magaganap ngayong hapon. Oh my guys.
survive natin yung unang araw natin. Okay naman so far. Nakakapagod, syempre. Pero okay lang. Trabaho yan eh. At the same time, okay naman yung pasyente natin. Yung pasyente mabait. Alright, go ahead na. How are you? Hi. Hi. Pastor? Yes. Pastor? Yeah. Alright. Okay guys, ayan, nakalabas na tayo. Tapos na yung shift natin. Nakasurvive tayo. Thank you Lord. Salamat sa Diyos. Okay naman yung unang araw natin sa trabaho. Nakakapagod man, pero ayos lang. Talagang ganyan, trabaho eh. No? Mabait naman yung naging pasyente natin. May asawa niya mabait din. Although... meron siya mga bagay na gusto niya siya masusunod para doon sa asawa niya. Eh syempre hindi naman natin maiaalis sa kanya, no? Kasi siya yung asawa at wala naman tayong choice kundi syempre sumunod. Yan. So, yan medyo madilim na, no? Umalis tayo ng bahay kanina, madilim pa. Papalik tayo ngayon ng bahay, madilim na. I-update ko kayo at magkwentuhan tayo mamaya sa bahay. At tingnan natin, pag-usapan natin kung ano ba yung mga advantages tsaka disadvantages na anong ganitong broken schedule. Okay, so kita-kita tayo mamaya sa apartment at umuulan. Baka mapasa yung cellphone natin. Meron na tayong dalang payong. Okay, kita kits. Yung weather dito, paambon-ambon, hihinto, ambon-ambon. Hindi natin maintindihan. Hindi siguro dala tayo ng mga 5 minutes kapunta doon sa train station. Train station na tayo, mga kauntan, no? Kukunin natin yung L train papuntang Manhattan. Tapos ang baba natin ito, malapit na sa Ridgewood. Dadaan muna tayo sa ano, sa food bazaar bago tayo umuwi ng apartment. At bibili tayo ng talong ulam. Dito tayo sa train. Guys, nakababa na tayo ng train, no? Kaya tayo dito sa pinaka street level. At dadaan tayo sa food bazaar. Yan, paulan-ulan. No, titila, ambon, uulan. Yan ang mahirap pagka spring. Kira-pira tayo. Pero okay lang. At isa kapag trabaho tayo ngayon, sigurado lang meron tayong kita sa araw na to. May maipapadala na tayo sa pamilya natin sa Pilipinas.
Okay guys, so kabili tayong talong at ayan, malakas na naman ang ulan. Makita-kita tayo sa apartment at ay magkwentuhan pagdating doon habang nagkakape. Okay mga kahuntahan, nasa bahay na tayo sa wakas, no? Salamat sa Diyos at nakauwi tayo ng ligtas. Ayan, syempre, unang natin gagawin ay magkape. Pubari na sapatos. Joke lang. Ayan, galing tayo dun sa una natin trabaho. Bigyan ko kayo ng recap. No, nag-apply tayo doon sa unang agency, wala tayong makuhang case. Nagkaroon tayo ng case doon, kinansel ng pasyente. No, nag-apply tayo sa pangalawang agency, hindi pa sila tumatawag para sa orientation kasi sabi nila hinahantay pa yung background check. Nag-apply tayo doon sa nirefer nung kamag-anak ng pasyente ni Bogart, yung pangatlong agency. Yung pinanggalingan natin yung nakaraan. At doon nga, nag-orient na rin tayo. No? Mas nauna pa yung pangatlong agency kaysa sa pangalawang agency. Hindi ko alam kung bakit. No? Ang sabi lang nila sa akin, tatawagan nila ako pagka-orientation na. Yun ang sabi ng pangalawang agency. Sa pangatlong agency naman, dinala natin mga requirements doon. Pagkatapos, nag-fill out tayo ng mga papeles. Noon yung ano eh, inabutan tayo ng lindol. Kung natatandaan niyo. No, inabutan tayo ng lindol sa tunnel. Pagkatapos noon, after dalawang araw lang, no, tumawag na sila for orientation na tayo. At yun yan, orient tayo. Ang tanong, sinuwerte na ba tayo doon sa pangatlong agency? No, saan ba galing itong assignment natin ngayon? Kaninong agency ba galing yan? Yung nakuha natin pasyente ngayong araw na to, galing ito dun sa first agency. Okay. Dun sa third agency, no, kasi yung second agency wala pa eh. Dun sa third agency, binigyan na kaagad tayo ng assignment. Ayan. Yan ang good news. Bukas, Biyernes dito, tapos sa Sabado, tsaka Linggo. So, meron tayong tatlong araw na trabaho. Malayo siya. No? Siguro ang biyahe papunta doon, nasa kulang tatlong oras ang biyahe papunta doon. Siyempre, yung papauwi, ganoon din, kulang tatlong oras. Hindi siya stay in. No? Hindi katulad yung mga nakaraang pasyente natin, no? Mga nakaraang taon, puro stay in yan. Etong assignment natin bukas, tatlong sunod-sunod araw yan. Biyernes, Sabado, Linggo. Binigyan tayo, bukas meron tayong 11 hours at trabaho. Susunod na araw, Sabado, meron tayong 10 hours at trabaho. Tapos Linggo, 10 hours ulit. Lunes, wala tayong trabaho ng Lunes. Pero makikipagkita tayo sa isang posibleng kliyente o pasyente dito sa Port Washington, no? Doon sa pinanggalingan natin last year, no, yung malapit sa dagat. May inirefer sa atin at tinawagan tayo ng anak ng pasyente. Gusto niya makipag-meet sa Lunes. Although hindi ganung kaganda ang offer o ang kita, pero pwede na kasi nga talagang kailangan natin ng trabaho dahil sabi ko nga sa inyo kung magtrabaho tayo 7 days a week, diba? At lalo ngayon ang dami nating bayarin, no? Dapat nating pagtuunan na pansin, kailangan din syempre makaipon din tayo. Kaya kung ano dumadating na trabaho sa atin, grab lang tayo ng grab. No. Tawag dito,
Ayan. So pag-usapan natin yung mga advantages tsaka disadvantages, no, ng private tsaka ng private hire yung kumbaga ano lang. Kailan dalawang pasyente mo magkukusap yung ikaw lang tsaka yung pamilya ng pasyente magkukusap. Kumpara dun sa namamasukan ka sa agency. Sa ano kasi, sa agency, mga kahuntahan, hindi mo alam kung ilang oras ang pwede nila ibigay sa iyo. No, sila nagde-decide niyan. At the same time, yung mga insurance company na nagde-decide. For example, yung patient A, bibigyan lang siya ng insurance niya ng ano, ng sabihin mo ng 15 hours a week. No? Ang ibibigay sa kanya ng insurance niya, yun ang babayaran ng insurance. O kaya sa patient B naman, for example, dalawang oras lang, tatlong oras lang ang trabaho. No, iba-iba-iba. At the same time, yung distansya ng layo o yung layo dito sa apartment, sa bahay, papunta doon sa bahay ng pasyente. Doon tayo minsan natalo. Kasi, kumbaga, patay yung oras habang nasa biyahe tayo, hindi bayad yun. Tapos namamasahe tayo, no? Doon tayo lugi. Hindi mo naman po pwedeng kunin lahat ng ibinibigay nila. For example, magpo-post sila doon sa ano, do sa app, no? Kasi unahan nga 'yan, sabi ko nga, mine, parang ganoon. Pagka may nag-pop sa iyo na ano, may notification, tingnan mo na. No? Kung tingin natin, pabursa natin yung oras o maganda yung location, malapit lang, no? Tapos long hours siya. No, pwede natin kagatin 'yun. Ang problema, pagka green up natin yun, no, tatawag tayo sa agency, okay, bibigay sa'yo yung case na yun. Tapos after 1 hour, 2 hours, may lalabas sa case, mas maganda. No? Sabihin natin, 5 araw, sunod-sunod, no, na live in. Kaya yung sa agency, walang kasiguruhan. Hindi katulad sa mga private client, mga private na pasyente. Sureball ka. Diba? Kumbaga, habang nabubuhay yun, alaga mo yun. Tapos kayo lang dalawa magkausap doon. No? Yun ang advantage nun. Ang advantage naman sa, ano, sa agency, meron kang mga benepisyo. Yun nga lang, napakalaki ng altas. Hindi katulad, pagka private yung BND mo, privately hired ka, walang ano yun, walang kaltas yun. No, kung suswertihin ka, ang laki na ng offer nila, libre ka pa sa lahat, tapos ang dami mong bonuses, hindi ka biyahe ng biyahe araw-araw, o hindi ka nahihirapan, hawak mo yung tawag dito yung oras mo. No, yun nga lang, walang benefits yun. No, ikaw magbabayad ng sarili mong insurance, walang kaltas yung sahod mo, pero at the end of the year, kailangan mong magbayad ng malaki sa buwis. So suma total, ganun din. No, halos pareho lang. Ang kagandahan lang sa ano, sa private talaga, mas malaki ang bayad. No, at the same time, hindi mo kailangan bumiyahe, no, araw-araw. Hindi mo kailangan mag-clock in, mag-clock out. Sabi ko nga sa inyo kanina, magka-clock in ka. No, umaga, pagdating mo doon sa pasyente mo. Pagdating ng lunch break, magka-clock out ka na naman. Tapos after lunch break mo, clock in na naman. Diba? Kasi hindi bayad yun. Hindi bayad yung oras mo habang kumakain ka. Kaya yun ang mga advantages at disadvantages. Ang advantage naman sa ano, another advantage sa agency, for example, gusto mong magbakasyon. No? Walang problema, makakakuha sila ng reliever. Hindi katulad pagka private client, kailangan mong maghanap ng reliever mo. No? Kailangan nyo, re-refer mo. Okay, hindi sasablay. No? Yun ang disadvantages. Kaya makita nyo, yung mga private client natin, talagang living tayo. Diba? Yung una, yung tatay ni Aling Carol, 6 years. No? Sa loob ng 6 years, parang isang beses lang ako nauwi ng Pilipinas.
O, dalawang beses yata. Tapos tawag dito, dito naman sa pangalawang naging pasyente natin na private, malapit sa dagat. No? Kulang dalawang taon bago tayo nakauwi. 22 months. 22 months natin siyang inalagaan araw-araw, walang day off. Yan, bago tayo nakauwi. Eh, yun ang kagandahan. Talaga makakaipong kapag gaganon. Kasi talagang less expenses eh. Wala kang masyadong gastos. Kasi ultimo pamahid mo sa kilikili, libre. Diba? Sabon mo, libre. Shampoo mo, libre. Pagkain mo, libre. Eh, pag ganitong broken schedule sa agency, no? Namamasahi ka, patay ang oras mo, ang laki ng gastos mo sa pagkain. Maliban na kung magbabaon ka talaga. No, tayo, nagbaon tayo kanina, binili natin kape. Dahil talaga hindi nila sasagutin ng kahit kape mo. Kahit nga tubig, binabaon natin. Kaya, ayun. Yun ang advantages at disadvantages. At the same time, napansin ko lang, no, sa agency, may palakasan pala. Ang nagsabi sa akin, nagtatrabaho din sa agency. Kumbaga, hindi naman sa tiga agency mismo. Pero ano siya, caregiver siya, no, under doon sa agency na yun. No, ang sabi niya, tawag dito, kung gusto mo makakuha ng magandang case, kailangan masipag ka magregalo doon sa mga coordinator. Gumagawa ng schedule. Kasi nangyayari pag ganun, for example, may magandang case, hindi nila ano, ipinupost sa app. Antimano itatawag sa ano yun, doon sa caregiver na malakas sa kanila. Tatawag nila yon, okay, i-text nila yun, o meron ditong case, baka gusto mo. No, siyempre, pagka maganda yung case, kinukuha ng caregiver yan. O pagka nakuha niya na, tsaka palang mag-notify sa yung ano, o mag-notify doon sa caregiver yung case na yon. Nakalagay doon, unlisted, pero sa'yo yun. No, kung magka-private mo yun. Kaya palakasan din. Eh, wala naman tayong ikakaya na magpalakas. Lalo na, ano eh, kaya kailangan mo magsuhol eh. Kailangan mo magsuhol ng mga regalo eh. Kaya pala nung tawag dito, doon sa unang agency na pinuntahan natin, nung nag-orient tayo doon, may mga nakikita akong caregiver no, na nagre-report doon sa agency. May mga bit-bit na, okay ba yun? Kasi may mga ano, may mga paper bag sila nila binibigay do sa ano, sa may front desk. No, tapos sasalubungin sila ng coordinator, no, chika-chika sila, tapos iabot yung paper bag. Palakasan din. Eh, hindi naman natin kaya yun. Ganun. Okay, kaysa ibigay ko sa kanila, ipunin ko na lang, ipadala ko sa pamilya. Ayan, at time check. Pasado alas 8 lang, makauwi tayo ngayon dito sa bahay. At hindi pa tayo naghahapunan. Magluluto pa rin tayo ng hapunan natin. Yung bilhin natin talong, itotorta natin yan. Dahil bukas, day off naman ni Bogart. Pagdating ni Bogart dito, gabi na. Pagdating niya rito, wala pa ako. Dahil ang pasok natin bukas ay simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sa Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 din ng gabi. No? Tapos Lunes, makipag-meeting nga tayo doon sa anak nung private client na magre-relieve tayo ng ilang araw. Hindi pa natin alam kung ilang araw. Tapos sa Martes, wala tayo. Maliban na lang kung may makita akong case dito, kahit malapit lang, kahit 5 oras lang, 6 na oras, pwede yan. May gagrab natin yan. Kasi hindi pa tayo makakatid ng orientation nga doon sa pangalawang agency. Dahil sabi nga nila, kailangan pag nagpa-orient ka. Pagkatapos orientation, ready to go ka na. Eh may commitment nga tayo dito sa imi-meet natin sa Lunes.
No, magre-relieve tayo ng Miyerkules hanggang Biyernes. Na dalawang araw lang 'yun, no. Miyerkules, Huwebes, tapos Biyernes uuwi na tayo. Hopefully, sa darating na Biyernes, meron tayong available case na malilipatang kaagad o makukuha. So, ayan ang balita sa ngayon, mga kahuntahan. Ayan, nakapagsimula na tayo magtrabaho. Sana tuloy-tuloy na at sana makakuha tayo ng permanent case. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsama. Sana huwag kayong magsasawa, no? Na supportahan itong channel natin. At araw-araw ko kayo isasama sa ating trabaho. Ayan, pagkatapos ating maggabi, magluluto na tayo ng talong at tayo kakain na. Pagkakain, maglalaba, scrub suit. Tapos po pwede na tayong maligo. After maligo, ayan po pwede na tayong matulog. Dahil maaga tayong gigising bukas. Ayan, thank you sa inyong lahat at mag-iingat kayo mga kahuntahan sa mampanig kayo ng mundo naroon. Kumakaway mula sa NY. God bless and...